pala, nasan si Jane? Tulungan niyo akong ilihim kahit siyang loli itong nangyari kay Jane. Jane! Basta ka na! Akin lang si Gia. Akin si Gia? Akin! Oh. 10,000 akin! Ano ba yung Gia na yan? Kasan ba yun sa Kabilang Village? Kabilang Village? May dala akong paborito mo. Kare-kare! Energy ako sa kare-kare. Kung magiging sikat na artista ang yayagiya mo? I'm afraid if she becomes famous, baka iwan niya na rin ako, gaya ni Aya Jean. Net-net? Ibig sabihin ng bata. Rang! Patay na si Jane! Cornick? Hindi po, ma'am. Hindi ko na kaya mag-stay dito. Kanina, may gustong bumatay sa akin. Feeling ko, may kinalaman niyo sa pagkamatay ni Jane. No. Lahat na lang dito ng tao sa kamatchin. Puro po kami mag si Jane. Si Jane, si Jane, si Jane, si Jane na lang lagi. Ano bang meron sa Jane na dyan na wala ako? Ano ba? Ay, wala po, ma'am. Hindi ko masarado eh. Kayo na nga magsara. Lotto, Lotto! Nasaan na ang Lotto ticket ko? Lotto, Lotto! Uy, Bansot! Gabing-gabi na! Gala ka pa! Buhi ko na nga! Pagkawalang ka pang nono, sponsor dito! Lotto, Lotto! Nasaan na ang Lotto ticket? Ibig sasabi mo? Sabi ko, nono, hindi Lotto! Lotto, Lotto! Uy! Nasaan na ang Lotto? Ano tinira mong drugs, Noy? Uy! Nasaan na ang Lotto ticket ka? Tara na nga, atid na nga kita! Lotto, Lotto! Ay, nabuang sayaw? Nasaan na ang Lotto ticket ka? Uy! Lotto, Lotto! Nasaan na ang Lotto ticket ka? Hey, dulong ka nagkaganik ka? Lotto! Han? Han! Hi! Sino-sinisili mo dyan? Hindi. Si Net-Net, tinitignan ko lang kung maayos ba ang pagtapon niya ng basura niya. Han naman, pwede ba magpagtatapon ng basura? Pinupuna mo pa? Ayaw mo niyo
basurero doon. Alam mo ba, Han? The last time na pinagalita ko yung mga basurero na yan, kasi hindi sila marunong magtapon ng mga basura. From biodegradable to non-biodegradable, ang sabi ko sa kanila, sabi ko, ano bang sense ang pag-segregate? Yung bayad ko ba kay Mayang, nabigay mo na? Oo. Bakit? Okay. I'm so tired. I need my beauty rest. Grabe. Han, bakit ba? Parang pagod na pagod ka today. Ano bang ginawa mo? Nag-utos sa mga kasambahay. What a stressful job. Hi. Good night, baby. Good night. Yaya Gia, you look better now. Di ka na mukhang monster. Talaga? O buti naman. Akala ko hindi na maputupad yung dreams ni Yaya na maging artista. You know what, Yaya? I realize if ever you'll be famous, I'm okay with it na. Talaga? I'll be happy for you, and I'll be all grown up by then. So, I won't need a Yaya na. Basta, don't leave me muna while I'm still a baby. Ka nga dito? Ay, ang gulit mo ako! Halika na. Hayaan mo muna si Nadine Lustre. Pagbigyan mo muna siya. Pero sa ngayon, ikaw muna kakantahan ko para makasleep ka na. Okay ba yun? Sumayo ng walang pakialam. Kumalaw at kumilang sige. Ko lang, may kanya-kanya tayong solo. Di ba pwede kang maging sarili mong diva? Nana, 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 oh. What can I do for you, Dax? Anong ginagawa ng napakagandang dilag na gaya mo dito sa harap ng bahay ng mga sugay ko? Rumakit lang ako. You know, masahe. Ay, masahe? Gusto ko yan. Mahilig ako dyan. Gusto mo ba? Masahin kita? Ay, gustong gusto ko. Kaso, malalim na ang gabi. Pagod na ako. Parang hindi ko na kayang magmasahe. Ganun ba? Sa lagay na yan. Pwede namang ako yung magmasahe para sa'yo. Yan ay kung papayag ka. Nako! Baka pagod ka na rin. Ako? Napapagod? Hindi ako napapagod. Lalo na sa masahe. Napakagaling ko dyan. Hindi ako basta-basta napapagod pagkamasahe. Sige na nga. Payag na ako masahin mo. Yan mo talaga ang gusto mo. Yun yung gusto ko. Mabilis, pero masarap. Hawulin mo ako! Sandali, yung bike ko. Dali! Bulin kita. Ito takbo! Nakakaloka dito. Pantal-pantal na yung mukha ko. Munti ka pa ako mapatay kanina. Tapos sa FPJ, parang mababaliw yata. At nadadamay pa ako sa pagkamatay ng dating kasambahay. Ako, ayoko masira ang career ko. Nag-uumpisa pa lang ako. Patulong na nga. Good night, Idol.
nakaka-stress. Good morning, Gia. Good morning po, ma'am, sir. Wow, breakfast looks delicious. Oh, my. Thank you, Gia. Wala pong ano man. Ay, kasi babay ka na sa amin. Sige po, okay lang po ako. Kayo na lang po. Thank you. Ma'am, sir, magpapaalam po sana ako. Mag-day off ka? Hindi po. Aalis na po sana ako. Gia, baka pwede mo pang pag-isipan to. Ma'am, napag-isipan ko na po kasi. There must be something that we can do. I mean, tataasan na lang namin ang sweldo mo. Thank you po, sir. Pero final answer na po talaga to. Napag-isipan ko na pong mabuti. Gusto ko na lang po sanang i-push yung aking pagiging superstar! Sigurado ka ba? Para naman po may pagdududa kayo. Hindi, hindi sa ganun. Yeah, ang ibig namin sabihin, paano na si Handro? Napalapit ka na doon sa bata, di ba? It will be hard for him to adjust again. Edi, maghahanap na lang po ako agad ng kapalit ko. What? You're leaving? Please don't leave me, Gia. Please don't leave me. Please don't leave me, Gia. Please don't leave me. Mayang? Mayang! Mayang! Hoy, Mayang! Mayang, Mayang, bumangon ka na dyan at malilintikan ka sa akin! Mayang! Sana naman, in-inform mo ako na ikaw na ang amo dito. Eh, nakatirik na yung araw, nakahilata ka pa rin. At bakit wala pa akong almusal? Ay, based on interrogation, walamot naman. Sorry na po, napasarap po kasi yung tulog ko eh. Napasarap yung tulog mo, ha? Hoy, papunta ka pa lamang dun, pabalik na ako. Ikaw Mayang, ha? Huwag na huwag kong mahuhuli kang gumagawa ng kabulastugan sa bahay ko dito, ha? At humanda ka! Good morning po, Lola! Oh! Ikaw, saan ka naman pupunta? May aasikasuhan lang po sa school. Project po, Lola. Oh, sige, oh. Huwag ka lang magtatagal, ha? Kasi alam mo, may ibang tao dyan. Ang daming extracurricular activities sa gabi. Okay. Hindi na ako naasikaso pati ang gawain sa bahay. Kung na naman ho yung nakita nyo. Bakit? Anong ginawa mo kagabi? Pwede ba, Justin? Wala kang pakeno? Isa pa, ikaw. Project. Baka naman yung pangalan ng project mo, Gia. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga sa buhay mo. Mabibis lang po ako. Please. Pagod lang ako. Nakwento nga pala ni FPJ yung nangyari sa inyo kagabi.
Eh, nalasing lang daw talaga kasi siya. Humingi siya ng sorry sa'yo, eh. Ah, okay. Hmm. Siya nga pala, aalis na ako. Ay, ang taas naman ng pitch nun. Pwede babaan natin ng konti, yung mga tatlong nota pababa. Yan, kuha mo. Eh, bakit aalis? Eh, utang-utana kasi ako sa Jane na yan, eh. Iya naman, pwede bang huwag ka naman muna umalis? Alam ko naman na sinabi ko talaga sa'yo na mag-move on ako, pero gusto ko lang naman talaga kasi mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Jane. Pwede bang huwag ka naman muna umalis? Eh, naiintindihan ko naman yun, pero bakit kailangan kasama pa ako? Eh, ikaw nga lang yung may direct access sa bahay ng mga Nunez. Ikaw lang makatulong sa akin, Gia. Ay, nai-endanger na nga yung life ko eh. Todo na eh, alam mo yun? Kagabi, may gustong pumatay sa akin. Feeling ko may kinalaman yung kay Jane. Marami pa akong dreams, no? Ha, magiging sikat na artista pa ako, friends! Eh, wala namang kukontra na may pag-asa ka talagang magiging artista. Talaga ba? Oo naman. Maganda ka. Tsaka talented pa. Pero sana may puso ka rin. May pusong tumulong sa kaso ni Jane. Ganun. Kaya sana pag-isipan mo naman. Kahit hanggang malaman lang namin kung ano talaga nangyari sa kanya. Minahal ko siya eh. At gusto ko talagang bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. Gia, please. Sige na. Teka, 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 teka! Bakit nakaw ko yung kamay, ha? Hindi tayo pwedeng mawalan ng yaya. Wala magpapati sa anak natin. Ikaw! Pwede namang ikaw muna habang wala pang yaya. Me? Work, you know that. Kakausapin ko si Gia. Baka kailangan lang huminga ng bata. Akong bahala. Hi, babes. Hoy, Dax. Mukha akong matawag-tawag na babes, ha? Babes naman, ano nang bilis mo makalimot? Gusto mo, paalala ko sa'yo kagabi kung gano'ng kasarap masahe ko. Nangyari na yon, hindi na dapat pag-usapan pa. Eh, di ba? Sarap-sarap ka na doon. Di ba? Anong nangyayari dito? Wala kang pakialam. Basta tungkol kay Maya, may pakialam ako. Pwede ba? Wala akong panahon para maging witness sa fight scenes nyo. Kaya, dyan na kayo. Bye. Max. Sambala ka lang. Ikaw! Daw, dabuang ka. Buwang? Laing ulo! Buwang? Sinang buwang? Hindi ako buwang! Ha? Sinang buwang? Wala mo! Ano? Buwang! Wag! Huwag niyo po ako papatayin! Magiging sikat artista na ako! Ah! Oh, Gia, ay, kalma lang. Ay, sir, kayo po pala. Sorry, nagpa-practice lang po ako ng script ko. Script? Artista ka na? Opo, kanina lang. Gia, I know everything happened here has been weird and different. Lalo na yung kay Jane. Pero sana huwag ka munang umalis. Para na lang kay Handro. Sir, if you need time off to calm your mind, to spend time kasama ng mga kaibigan mo, please do. Mag-day off ka muna. Talaga po, sir? Yes. Do what you want. You take the day off tomorrow. Nakakatuwa naman! Salamat po! Salamat po! Thank you! Thank you! Swerte-swerte ko! Kayo po yung amo ko! Thank you po, sir! Maraming salamat po! Mait niyo, sir! You're very welcome. Kami nga ang dapat magpasalamat sa'yo sa patience mo kay Handro. Mahirap talagang makahanap ng kasambahay na trustworthy. Kaya sana please, pag-isipan mo ang pag-stay mo rito. Back.
Well, well, well. I don't remember booking a massage today. Good morning po, Ma'am Vera. Boom! 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 Ano ba? Paulit-ulit na lang! Senyora! 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 Sorry po, Senyora Vera. So, what's your business here? Kasi po may mahalaga kong impormasyon na sa tingin ko ay gugustuhin yung malaman. Interesting. Spill away, darling. Spill? Nabuhusan po ba kayo? Bobo alert! Ano yon? Sige na, go na, go na. Oh, okay po. Tungkol kay Jane. Ah. Kasi po, nadula si Lola Mott. Nabuntis pala ito nung nabubuhay pa. Eh, sinabi ba ni Lola Mott kung sinong tatay? Hindi po eh. Pero, ang suspecha ko, si Justin. Kasi mag-ex-jowa yan eh. Ah. Or, baka si Sir Phil. Balibalita po kasi na kabitsina yung ni Sir Phil si Jane. Haliparot kasi yung babae nila nabubuhay pa. I agree. Kawawa nga po si Ma'am Belle eh. Kasi dating kasambahay na haliparot, ang pumalit walang pinagkaiba. What do you mean? I think you know what I'm meaning. Meaning talaga. Poor Belle. Hindi tayo close. Andrew? Pwede ka ba makausap ni Yaya? Yes, Yaya Gia. Gusto lang mag-sorry ni Yaya sa nangyari kaninang umaga. Promise ko, hindi na ako aalis. Talaga po? Oo, talagang-talagang-talaga. Cross your heart? Pexman, walang bawian. Yay! Ay, ano yung dinadrawing mo? Ako ba yan? Oh, ako ba to? Eh, bakit may sungay? Sorry, I thought you're leaving. Pero kahit naman may sungay, di ba maganda pa rin si Yaya Gia? Oh, capture na capture mo nga yung beauty ko dito eh. Teka nga. Lola Mott, totoo po ba yung sinabi nyo kaninang almusal? Anong sinabi ko? Ang dami kong sinasabi. Yung tukoy kay Jane. Yung nabuntis po siya. Mayang pwede ba? Nasa pagkainan tayo. Igala mo naman yung pagkain. Hey, Justin, magtigil ka. Siguro ikaw yung tatay na pinagbuntis ang malamding yun, no? Eh, hep, hep, hep! Igala mo ang pagkain, ha? At ko naman, Mayang! Tigil mo na nga yung pag-iinsis mo, asa mo. Hindi ka yayaman dyan. Baka pati balikan ka ng lahat ng chinichismis mo. Ikaw rin. Nagtatanong lang naman ho ako. Chismosa ka agad. Pwede bang kinis lang? Ay, naku, ikaw talaga. Hindi nga sa'yo. Ikaw, saka pa. Huling beses ko nang sasabihin ito, ha? Tigilan mo na ang pakikialaman dyan sa case ni Jane, ha? Oh, alam mo na, ha? Siguraduhin mo lang. Ha? Oh! Yes, oo. Oh, Mare. Oh my gosh. Yeah, Mare. Okay, Mars. See you later. Bye. Hi, honey. Amiga mo? Oh, si Maring Conchita. Tinatanong niya kung saan ko binili itong floral dress ko eh. Paano niya nakita eh? Bumaghapon ka lang dito sa bahay, di ba? Ano ka ba? Selfie! Tapos post sa FB, kid. Diba? Duh! Ah! Nga pala. Narinig ko sinabi ni Mayang kanina na buntis daw si Jane. Totoo ba? Alam mo, ang lakas talaga ng pandinig mo, especially when it comes to this Jane girl. Bakit? What is it with that girl? Alam mo, di bali na nga. Alam mo, akin lang naman yung mag-ingat dyan sa mga pinagkakatiwalaan mo. Mamaya, puro chismis yan. Mapasama ka pa. Uy, concerned siya sa akin.
Siyempre, asawa kita. Sa kasamang palad. Boom! Narinig ko yun! Grabe siya, oh. Lia, pwede ba ito makausap? Ay, huwag kang lalapit sa akin! Please, Gia, kausapin mo ako! Gia! No! No, no, no! Gia! No! No! Gia! Gia, nahihilo ako. Gia! Time first! Time first! Sabi ko na sa'yo. Oh, Binibini. Patawarin mo ko nung isang gabi. Gusto ko lang malaman na hindi ako tumatalikod sa anumang pakikipaglaban na walang katuturan. Isang digmaan na tayong walang ibang bigtama kundi ang mga tao walang malay. Anong digmaan? Digmaan ng alkohol. Natalo ko kagabi. Kaya kung anong mga bagay-bagay ang mga ginawa ko, sana mapatawad mo ako, Gia. Tumayo ka nga dyan. Liit-liit mo na nga eh. Lalo ko pang lumiit. Okay na yun. Talaga? Oo. Eh, sa katotohanan eh, baka nailigtas mo pa nga ako. Meron sa akin umatake kagabi bago ka dumating. Natakot yata sa'yo nung dumating ka kaya umalis. Ay, grabe siya. Ikaw na nga itong pinatawad eh. Gre-reklamo ka pa. Eh, Gia. Okay na, okay na. Gusto mo mag-away talaga tayo? Teka yung basura ko. Tulungan na lang kita. Ako na. Pwede ba tayo mag-usap? Maupo ka. Net-net. Didiretsuhin na kita. Totoo bang buntis si Jane bago siya mamatay? Po? Net-net, I need you to tell me the truth. Gusto kong tulungan si Jane. Opo. At si Justin po ang ama ng dinadala niya. Bakit niyo po na itanong? Baka kasi makatulong sa kaso ni Jane. Nga pala. Hindi ba si Gia kaibigan mo? Opo. Sabihin mo mag-ingat kay Mayang. Narinig ko kanina kausap niya si Ma'am Vera mo. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Ay nako, yan po talaga Mayang. Wala na po yung nagawang maganda. Sige po, pero maiba po tayo, sir. Pwede po ba ako magpaalam na mag-day off po bukas? Sorry po kasi kung biglaan. Sige, wala naman akong lakad bukas eh. Sige po, pero paano po si Ma'am Vera? Senyora Vera po pala. Ako nang bahala doon. Thank you, sir. Salamat. Yaya, thank you for letting me come with you, ah. Oo naman, baby handrok. Kahit day off ni Yaya, ikaw yung gusto kong makasama. Yay! Hi, Gia. Hi! Hi, Handro. Hello! Anong ginagawa ni dito? Wala pa ang laso si Medja. May usapan kami ni Netnet. Naantay namin siya. Day off namin. Gia, salamat ulit ah. Sa pag-stay at pagtulong sa kaso ni Jane. Oo, wala yun. Ote! Kuya, dalawa. Wait. Saan kayo pupunta? Hindi dyan lang. Kasi day off namin ngayon eh. Oo, gusto mo ba sa mama? Oo naman. Basta walang kayong magsumbong kay Lola Mot ah. Halo siya, pero siyang grade 5. Kailangan talaga ng guardian's permission bago umalis. Mga grade 5 ka naman. O edi sige, grade 6. Tara na nga, ang dami niyo sinasabi. Napitin. Wait tayo. Diba siya yung maamo ng haliparot? Oo, siya nga. Tingin niyo alam niya? Parang hindi. Naku, kawawa naman siya. Hoy, teka, saan ka pupunta? Mawalang galang na po. Ma'am Bel, tama ho? Yes, that's me. Bakit? Ako po'y nagmamalasakit lamang. Bantayan niyo pong maigi ang kasama niyo sa bahay. What do you mean? Basta po, ingatan niyo po at bantayan. Baka po kasi inaahas na po ang asawa ninyo. Ahas? Hindi niyo po ba naririnig ang usap-usapan?
Hindi niya alam. Anong hindi ko alam? Sige po, yung yaya niyo, ang sabi po, nilalandi ang asawa niyo. Oh, baby Handro, no going to the pool, ha? Ay, tiyang lolit, kayo na po bahala, ah. Sige, ako bahala. Kayong matagal na dito. Sa tingin niyo, nagpakamatay talaga si Jane? Alam niyo, sa tingin ko, hindi yun nagpakamatay. Kilala ko si Jane. Maraming pangarap yun. At hindi yun basta-basta sumusuko. Alam niyo, share ko lang, ah. Kasi, narinig ko si Sir Phil sa telepono. Tapos, ang sabi daw, hindi daw suicide ang cause of death ni Jane. Totoo ba yan? Eh, yun lang yung narinig ko, pero di ako sure. Mas mabuti siguro din na magtanong na lang tayo sa polis. Sa bagay, kaibigan naman tayo ni Jane eh. May karapatan tayo magreklamo. Tama ka dyan. Magandang idea yan. Sa susunod nating day off, ha? Pulo tayo sa mga polis. Ow! Ay! Andro! Andro! Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Dumugo ba? May bali ka ba? Ano? Ano? Anong nararamdaman mo? Magsalita ka! Naku! Lagot ako sa mama mo! Nadaling kita sa ospital! Papa-x-ray tayo! CT scan! Let's go! Yaya! I just have a scratch! Hindi lang to! Naku, salamat! Big boy na to. Scratch mo? Asa na scratch mo? Sorry talaga, baby Handro, ha? It's okay, Yaya. It's not your fault naman eh. Anong ginawa mo? Huh? Hindi mo ba binabantay na maayos si Handro? Tatanga-tanga ka kasi! Ma'am, hindi naman po. Aksidente po yung nangyari. Ang sabihin mo kung ano-anong inaatupog mo. Kaya yan! Napapabayaan mo na ang bata! Sorry po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Ma'am, it's my fault. I was playing on the playground. Then I accidentally fell on the ground. Wala po fault si Yaya Gia. Sa susunod, mag-iingat ka. At tututukan mo ang bata. Hindi yung kung sino-sino tinututukan mo dito sa bahay. Po? Tandaan mo. Ang bata lang ang kailangan mong alagaan. Hindi ang matanda. Po? Ha, basta. Saksak mo yan sa kukote mo, ha? Sige po, ma'am. Pasensya na po ulit. Andrew, are you okay? Huh? Nasukat. Oh my God. Oh my God. Oh. Uchang. Oh, ayan po ah. Inaayos ko na po yung gamit ninyo. Naku, maraming salamat anak. Ha? Eh, pag alis ko bukas, ingatan mo sarili mo. Yang sige, eh, huwag mo naman pagkaitan ng pagiging ate mo. Katulad ba nung pakita mo kay Jane na parang kapatid? Ewan ko ba, napakagaan ang loob sa batang yun. Kaya ingatan nyo ang isa't isa, ha? Opo, tiyan, kahit naman din po ako, magaan din po talaga yung loob ko dyan kay Gia. Eh, basta bukas pag alis ko, ikaw nang bahala dito. At saka dun sa mga amo mo. Yang si Vera, eh, naging mabuti rin naman sa inyo. Kaya, intindihin nyo na lang yung kaartihan. Ganun lang talaga yun. Naku, tiyan, sanay na kami dyan ni FPJ kay Ma'am Vera. Ay, Senyora Vera nga pala. Ito talaga, apo. Palabiro ka talaga. Opo, sanay na po. O basta ha, magte-text ka sa akin. O kaya susulat ka kung ano na nangyayari dito, ha. Bagtaan mo ko. No problem po. Mag-ingat ka din po. Malapit namang matapos. Opo, siyang konti na lang. Konti na. Ano ba pinuputok ng butsi mo, ha? Ikaw! Wala ka kasing chismosa, eh. Huwag ka na nga naman ilang kung wala ka naman sasabihin maganda sa kapa mo. Hoy! Ano ba kayong dalawa, ha? Gabing-gabi, nagbabangayan pa kayo? Si Maya kasi lola eh, ang dami-dami chismis na kinakalat. Ay nako, kung ano man mangyari doon sa bagong kasambahay, eh utang na loob, wala ka nang pakialam doon. Kaya tigilan mo na Justin ha, kundi papaalisin kita dito. Buti nga sa'yo. Isa ka pa? Bakit to ako? Ikaw ha, tigilan mo na yung pakikipagchismisan mo at pakipaglandian mo sa mga lalaking hindi mo naman kilala. Eh, lola, wala naman akong lumalandi sa akin. Ay nako, pwede ba? Kung sa akala mo'y kilala mo na yung kinakalantari mo, pwes, dapat malaman mong meron na siyang unang pinatikim.
pinaktikman! Ho! Ay naku, ikaw talaga? Sa isang taong chismosa, wala kang kaalam-alam. Wala kang kamalay-malay na yung gwardyang akala mo'y patay na patay sa'yo ay nakaisa na kay Jane. Ano po? Ha? Si Dax! Umiskor na kay Jane! Yun lang naman ang narinig ko na sabi-sabi. Lola, para ho sa taong ayaw ng chismis, ang dami niyong alam. Ano ka mo? Hoy! Justin! Saan ka pupunta? Hoy! Mayang. Po? Sundan mo nga si Justin at pauwiin mo na. Saan ba nagpunta yun? Ay, baka sa labas lang po yun. Papahinga na ako. Okay po. Sige na, sige na. Good evening, beautiful. Hi, Dax. Alam mo ba ang good sa evening? Ano? You. Talaga ba? Oo, para kang ray of sunshine sa malalim na gabing ito. Magical, isn't it? Dax! Oy! Anong nangyayari doon? Hay nako. It's those kasambahays. Okay, I'll check it. No. Hayaan mo sila. Away na mga kasambahay yan. Kaayop ka! Ginalo mo ba si Jane? E ano naman ngayon? Bakit magigil na gigil ka? Naapakan ko itlog ba? Naka-escort din ako doon! Yung mukha mo, escortan ko! FPJ, net-net. Ano nangyayari dyan? Wala po, senyora. Nagsusuntukan lang yung guard. Tsaka si Justin. Wala po? Wala po? Eh, nagsusuntukan na nga eh. Eh, bakit daw? Ay, hindi ko po alam, senyora. Maawat lang po ako. Sa susunod, huwag na kayo makilam ng gulo dyan sa labas, ha? Baka madamay pa tayo. Yes, sir. Tama si Pancho. Kailangan dito lang kayo sa bahay, ha? Nag-aantay ng utos ko. Ay, what a tiring day. Honey, maligo na tayo. Sige na. Talaga? Halika na. Kapakanan mo lang naman ang iniintindi ko. Nangyari na ang nangyari. Kahit ano pang pambubugbog o pag-iimbestigahin ang gawin mo, hindi na nun maibabalik pa ang buhay ni Jane. Kaya pag-aaral na lamang at tupagin mo. Nakikinig ka ba? Ha? O, move on ha, pag may time. Kung hindi, move out ka sa bahay na ito. Kaninang umaga, pinabayaan mo si Alejandro. Ngayon naman, nakikigula ka doon sa mga kasambahay sa kapitbahay. Wala ka na bang talagang ibang alam gawin? Ma'am, ano, nagtapon po kasi ako ng basura noon. Tapos biglang dumating si Dax, sumunod si Justin, tapos nagkagulo na... Regardless! Dapat hindi ka nakikigulo. At saka bakit magtapon ka ng tapon ng basura? Dati ka bang basurera? Oh, ano nangyayari dito? Kayo na naman na nagkakagulo? Itanong mo sa babaeng malamting to! Bel, ano ba problema mo? Gia didn't take part of that mess. Bakit bang init ng ulo mo? Ako pa ngayon na mainit ng ulo, ha? What the hell is your problem? Ikaw ba nilalamting ng babaeng ito? What? Pinatawag ko kayo ngayon dahil sa nangyaring gulo nung isang gabi nakasangkot ang mga kasambahay! Bawal na ang paggalagala sa gitnang parte na kamachililing tuwing hapon! Siwa, see you standby in 10 minutes. O sige, palabas na rin ako. Alis ka, sama ako. What do you mean murder? No one should know about this. Pinapahinto na ng mga nunyas ang paghalukay pa sa kaso ni Jane.
Gusto ko bumuksan ulit ang kaso. Kung hindi ka valid o legal na ka mag-anak o asawa, sorry, I can't help you. Meron na akong naisip na paraan para matanggal na yung parusa sa ating mga kasambahay. Ano? Oh! Saan ka na naman pupunta? Sa tambahin ho! Kailangan na pumatigilan ang pagbibilanggo ng mga kasambahay. Because it is against human rights. Ay! Isang asosasyon para magtanggol sa karapatan natin bilang kasambahay at bilang tao. Hello. Detective Roberto Walantaka speaking. Ho? Kamag-anak kayo ni Jane Francisco?